1, 2, 3, come on! Thank you so much for visiting again. So, kung bago ka pa lamang, don't forget to subscribe, like, share, and comment down below. Thank you. This is Eden Boone again. Today, I'm not gonna sing, but I am gonna be talking about a mother's love. I will be talking about mother's love using a verse based on the Bible. So, please, continue watching and don't forget to subscribe. We're gonna be talking about a mother's love since it's already the Mother's Day. Actually, every day is a Mother's Day. We can express our love kahit every day, whenever, wherever, especially if you are close to your mom. Anytime, anywhere. So, if you are watching this, watch until the end! But before that one, kasi madami nagtatanong ko ng ginagamit kong keratin, na madaming nagpe-PM. Kasi nga, madami ng pinagdadaanan yung buhok ko, hindi pa rin siya ganyan ka-dry na katulad sa kanilang buhok. So ngayon, mag-i-introduce muna ako. I'm gonna introduce you this hair spa keratin aloe vera. Ito yung ginagamit ko sa buhok ko pag maliligo. So, ito, sa mga nagtatanong, ito yung ginagamit ko kasi narecommend to ng bakla na nag-aayos sa buhok ko. So, alam nyo naman, sa mga nakakakilala sa akin ang nagsusubaybay, iba't iba ang kulay ng buhok ko. So, ngayon, nagbablend na siya. Galing ash to. So, ngayon, blendy na siya. So, ito, nakakatulong po talaga to. Aloe vera keratin best hair protection for hair and for hair loss, dry hair or dull hair. And actually, there are products like G2 Keratin Hair Treatment. They're highly effective and this treatment helps restore healthy hair and gives a shiny look and brings normal and dull hair shine, moisture, and smoothness. And 200 plus lang, 200 plus, 250 lang ata yung bili ko nito and 1,000 ml na siya. So, magagamit mo siya sa mga may hair na dry, sa mga dry yung hair, eto lang. Pero magta-try pa rin tayo ng ibang keratin na pwede pa natin gamitin. So, keep on trying. There's no harm in trying. So, ayun lang. Gusto ko lang pasalamatan yung mga nagpa-participate sa Facebook. Eto, nagko-comment sila. At hindi talaga nahiya na i-comment yung picture nila with their mother. Salamat sa inyo and I really appreciate it so much. Mamaya, isa-isahin ko kayo ah. Isa-isahin ko kayong ipapashow yung mga photos ninyo with your mother. And I really appreciate it kasi ang cute ng mga pictures. Ang cute ng mga pictures and alam nyo, may mga iba na nakikita mo parang sisters lang at ang gaganda ng mga mother nyo. Makikita mo talaga na love na love nila yung mother nila at love na love din sila ng mga mother nila. Salamat viewers and subscribers! I hope you will watch until the end. So ngayon, let's talk about, share ko na yung gusto kong i-share sa inyo about mother's love. Since it's already a Mother's Day. Siyempre, pag Mother's Day, gusto natin ipa-ramdam na special yung mother natin. And alam niyo naman yung sakripisyo na binigay ng mga ina sa atin. So, todo-todo guys. I'm gonna talk about 15 qualities of a mother's love based on a verse in 1 Corinthians 13, verse 4 to 8. First is love is patient. Shout out to John Andrew Bermilio. Alright, number one, love is patient. Love is patient. When we talk about our mother,
yung mama natin, nakikita talaga siya. When we talk about this verse, love is patient. Makikita agad natin siya kung paano nagbibigay ng pasensya yung mga ina natin. Na alam mo kahit anong gusto mo ibibigay, although hindi naman lahat, inaaway natin sila, nagbibigay tayo ng sakit ng ulo, hindi agad tayo papagalitan, kundi pinagsasabihan, or siguro kung yung iba na pinagalitan agad, siguro napuno na yung ina natin. Gusto ko lang talagang ipahiwatig that our mother is very special and they deserve to be loved and they deserve to be cared. Alam niyo naman yung pasensya ng mother natin, as in parang napaka long lasting, mas mahaba pa sa buhok. Hindi talaga siya nasusukat. Ayun. So number 2, love is kind. Shout out to Carmela Cruz, ang ating cute na binibini with her mother. Nakikita naman natin with our example sa mother natin. Although hindi ko masasabi kung lahat, no, I'm pointing all of the viewers and subscribers na nakikinig dito na with good relationship with their mothers na love is very kind. Nakikita po natin yan sa ina natin na kahit anong gawin natin, bukod sa pasensya at napaka-kind niya talaga. May na-try kang bagay na ginawa noon at or ngayon, tatanggapin at tatanggapin ka pa rin, nagbibigay pa rin siya, nagpo-provide pa rin siya sa'yo. Although hindi lahat material, but napahayag niya na she's a very kind mother, na kahit simpleng buhay, pinapakita niya talaga na she's a very kind, she is always there. And number 3, love does not envy. So, shout out kay JM Manuel with his mother. Alam niyo naman, yung mother natin, naranasan niyo na ba yan na pag may kaaway kayo, parang kayo yung pinapagalitan ng ina niyo. Yeah! Kasi nung bata ako, pag sinumbong ko sa mother ko, nag-inaway ako ni Mr. Guapo or ni Beautiful, hindi niya ako kakampihan, kundi didisiplinahin niya ako at pagsabihan na kung anong tama. So, ayun, love does not envy. It doesn't mean na parang dindisiplina tayo or pinagsasabihan tayo ng masasakit, lalo na tama yung ina natin. It doesn't mean na nagagalit din sila sa atin, but it's actually the process of molding our attitude. Ipinapakita ng ina natin na mas okay na yung pinagsasabihan tayo sa bahay kesa naman makikipag-away din siya sa ibang tao na kaaway natin. 4, love does not boast. Shout out kay Vianeline Bisorio Abajano with her mother. So love does not boast, it is because mga mother natin gusto nila na may magandang buhay tayo at may ibibigay nila yung best para sa atin. Kasi gusto nila na mararanasan natin yung mga hindi nila nararanasan dati. Gusto nila na maibigay yung mga things na wala sila dati. Instead of getting that things for themselves, mas gusto nilang ibigay na lang sa atin. So grabe, no? Providing all of the beautiful and luxurious things with your kids, mother, is not actually boasting. It's not, unless na lang talaga pinapakita mo na nagmamataas ka sa ibang tao, pero hindi talaga siya, it's the way of expressing, it's the way of the mothers to express themselves na kaya kitang i-provide na ganun. 5, love is not proud. Shout out to Neil Amor de Domingo Mantuhak with her mother. Love is not proud. Kung i-compare natin naman sa mother's love, although andun na yung pagiging proud in a good way, kasi kung mother ka na, tapos ang dami mo ng sakripisyo sa anak mo, and napalaki mo siya ng maayos, hindi ka pa ba magiging proud? Diba? So, sobra siguro, nakaka-proud siguro yun sa mga parents na lumalaki yung anak nila, na dati, pinapakain pa lang nila, pinapatulog pa lang. So, ngayon, malaki na. So, parang, ang mean kasi dito, love does not proud. It is because, hindi yun self-proud na inaangkin na niya na parang, sobrang proud na siya sa sarili niya kasi ano na palaki niya, hindi naman sa pansariling proud yun eh. Parang it's a way of appreciating themselves na they were able to raise a beautiful and handsome like you. Ayun.
Number 6, love does not dishonor others. Shout out kay Mami Ize Hipulito with her mother. Of course, shout out din sa best friend niyang si Joshua Ray Yap with the Wonder Woman mother. Yung mother natin, hindi po tayo pagbibigyan tapos i-dishonor niya yung ibang tao. Kasi kung napapansin niyo yung example ko kanina, pag may kaaway tayo, tapos kung kakampihin niya tayo, tapos dinidishonor niya yung mga tao na nakapaligid, hindi po nagdi-dishonor yung love ng mother natin. It is because kung napapansin niyo, kung dinidisiplina tayo, ini-explain pa rin nila na kaya tayo pinapagalitan kasi ito yung reason. Ang ginagawa niyang ganito kasi para mabigyan ng mabuting kinabukasan. Hindi dinidishonor ng mother natin yung ibang tao kasi gusto nila na lalaki tayo na kagaya nila. Kasi kung i-dishonor nila yung ibang tao at tayo habang nakikinig tayo kasi we're looking forward to them as an example to our family, kung i-dishonor nila yung ibang tao, syempre nag-o-observe tayo. Hindi lang sa atin kundi sa ibang tao rin. Na kahit sobrang halata na inaaway at inaapi na sila at pinag-uusapan na sila ng ibang tao, anong ginawa ng ibang mother? Wala lang, wala silang sinabi. Kundi, nagpo-focus na lang sila sa anak nila, sa pamilya nila, sa pag-aalaga ng family nila. Nagawa man ng mother niyo na mag-dishonor, well, might as well understand. Kaya nga may understanding tayo, may word na understand. Number 7, love is not self-seeking. Shout out kay Kurt Justin Medina with her mother. Love is not really self-seeking. Kasi sa mother natin, ang dami lang gusto. Pwede naman silang mag-travel, pwede silang magpapaganda ng sarili nila, pwede nilang pabayaan tayo at iwanan, pero mas pinili nila na alagaan tayo at mahalin kaysa isipin nila yung sarili nila. So, sobrang napaka-selfless talaga ng mga mother natin. The best definition talaga of selfless love is a mother's love. So, sobrang proud po kami sa inyong mga ina. Sobrang proud kami. Number 8, love is not easily angered. Shout out kay Kuya Ian De La Cruz with his mother. Shout out rin kay Tenga Jigen with his mother. Kung napapansin nyo na sinabi ko love is patient kanina, nagko-connect lang siya. Kasi actually, wala naman talagang perfect definition of love or perfect definition of mother kasi nga walang perfect na mother. So, love is not easily angered. It is because sobrang yung patience kasi ng mother natin is kung pwede pang, kung kaya niyang hindi magalit, hindi talaga magagalit, kundi pagsasabihan ka lang. Pwede natin na we have our mothers, we have our family who love us. Kung yung ina nyo, satsat ng satsat, hayaan nyo na lang. I-express lang ng galit yung ina natin, pero she always looks forward for the better future for us. And kung dinidisiplina kayo ng mother nyo na dere-derechong nagsasalita yung mother nyo, it is because siguro pagod siya or may mga iniisip siya na bagay. So we really need to understand, the key word for this vlog is to understand our mothers. Number nine. Sorry, pinapapawisan ako. Number 9, love keeps no records of wrongs. Shout out kay Baki Saavedra Indam with his mother. Shout out rin kay Mile Brian Gohon with his mother. Kung napapansin nyo, pag galit yung mother natin, ngayon, bukas, hindi na siya magagalit. Depende din sa reason. Kasi mga anak, matitigas kasi mga ulo natin. Paminsan kasi, nakakalimutan natin na nakakaramdam din yun si mother natin na nalulungkot, nasasaktan, lalo na pag sobrang tigas na talaga ng ulo natin. Paminsan, pag may nasabi tayo na sa ina natin na ganito, ganyan, na kulang, or sobra, or anong masasabi natin masasakit sa kanya, hindi niya masyadong dinidibdib yun kasi nga alam niya sa sarili niya na
kahit tayo, hindi din natin intentionally to hurt our mother, but of course, paminsan pagalit tayo, syempre, dat-dat lang din tayo, yun lang din yung way of expressing ourselves na galit tayo. So, hindi niya tayo tinitingnan as, example, may nagawa kang mali, hindi niya tayo tinitingnan na ganyan ka na, ganyang tao ka na, ibang tao ka na. Kasi pag babalik tayo sa bahay at mag-usap na naman, ayun pa rin, the love is always there from our mother. Thank you, mother. Number 10, love does not delight in evil. Shout out kay Rana Rose and people with her beautiful mother. And alam nyo, yung mga mother natin, mas pipiliin talaga nila na magturo ng mas magandang asal sa mga anak kesa sa magturo ng mga kalokohan or mga bad habits. Mas ba dinidisiplina nila tayo para maging responsible tayo sa sarili natin, na kahit wala sila, kaya natin yung sarili natin. And more on good side talaga yung pinapakita ng mother. Kasi siguro pag mother ka na, mas gusto mong hindi uulitin ng anak mo kung ano nagawa mong kasalanan o mali nung nagawa mo dati. So mas gusto mong pangaralan yung anak mo kasi gusto mong magiging good siya ng kagaya mo. Number 11, love rejoices with the truth. Hindi talaga siya magre-rejoice into evil. Of course, magre-rejoice ang mother's love into the truth. Kasi mas pinagpapanigan ng mother natin to cling onto the truth, to cling into the light na para maging mabuti tayong anak. At syempre, reflection din tayo na kung sino sila. Kung yung ina mo, ito yung ginagawa, bad habit yung ginagawa niya, hindi na tayo magtataka kung ang anak niya ganyan. Ganyan na palaki. So, pero usually and mostly sa mga mothers talaga is as far as pwede nilang iwasan yung mga gusto nilang gawin pero hindi tama, iniiwasan nila para lang sa mga anak. Kasi nga, alam nila, may naglo-look forward sa kanila. Number 12, love always protects. Shout out kay Clea Araujo Belioga with her mother. It always protects. Kasi si mother talaga always siyang magpo-protect, na pinapakita niya na andyan siya always. Hindi ka pinapayagan na gumala kasi nga alam niya may possibility mangyari, or alam niya delikado, or alam niya na hindi makakabuti sa'yo. It always protects, hindi lang protect from any danger, but protect emotionally, physically, intellectually. So nag-iisip yung mother natin na more on pabigat talaga kasi tayo. Pero ewan ko kasi I think it's really God's own way of, you know, processing, na mararamdaman din natin as anak na habang bata pa tayo kahit ito yung ginawa natin, and also sa mother natin kasi nararanasan din nila kasi yung magiging anak. So nung nagiging mother na din sila, so dinidisiplina din nila yung anak nila, kaya understand na naman. Number 13, love, trust, and hopes. Shout out kay Angeline Asaitono Gali with her mother. So, alam naman natin yung mga mother natin na kahit paminsan nagda-doubt tayo sa sarili natin na hindi natin kaya, they always trust us, they always put a hope in us na kaya natin, na kahit anong sasabihin ng ibang tao, always positive yung sinasabi niya. At sa mga viewers ko naman ngayon na kung may mga mother kayo na sobrang negative, again, keyword understand. So, actually, yung mga mother kasi natin always there to protect us, to guide us, always there to trust and hopes, to encourage na kahit anong pinagdadaanan mo ngayon, or kahit pinagdadaanan nyo as family, andun pa rin sila to cheer us up, na kahit mismo sarili na nalulungkot sila, pero mas pipilian pa nilang mag-encourage sa ibang tao or sa anak nila kesa sa sarili nila. And I hope na nakikita niyo din yan, mga viewers, sa ina nyo. And number 14, love perseveres. Shout out kay Mary Angel Gregorio with her mother. Love perseveres, it is because consistent siya kasi ang mga mother natin, kahit pinapagalitan na tayo or kahit may nasabi tayong mali sa kanila, nagpipersevere pa rin sila na bukas,
andito pa rin sila para sa atin na as a mother. Ginagawa pa rin nila ng breakfast or magandang lunch kasi nga it's their way of expressing na okay na tayo. Nagpipersever sila guys na kahit nararamdaman nila yung sakit or hirap sa buhay, pinapakita pa rin nila na they were able to surpass as a mother. They were able to surpass any kind of pagsubok sa ating buhay. So ngayon, they always persevere kasi hindi po ganun siguro ka dali yung magiging mother, no? Sa mga mothers natin, I really salute. Grabe ang sakripisyo niyo po sa mga anak niyo. And lastly, number 15, love never fails. Hindi natin masasabi na si mother will never fail me. I'm sorry to tell you viewers and subscribers, mother will really fail us. Ibig sabihin, love kasi ang sinasabi dito, oo, love never fails kasi may mga times talaga na hindi talaga siya nagpa-fail and hindi naman ibig sabihin na hindi siya dapat magpa-fail kasi there is no perfect mother on earth and there is no perfect sons and daughters na bibigay tayo ng sakit ng ulo kaya sila nagagalit. And don't let us not forget na ang mother natin is sobrang strong at ang mother natin is tao lang din, pero sobrang strong. Pinapakita niya talaga sa family na kahit anong pagsubok ng buhay, kakayanin natin. Financially ba yan, emotionally, or physically, or ano-ano pang mga problema na madadaan natin as a family. Kasi, ito lang masasabi ko, don't let the devil steal your joy in a family. So, ngayon, kahit anong away pa yan or misunderstanding sa family nyo, alam ko makakaya yan hanggat maari. Pagpapasadyos na lang talaga natin lahat. And alam ko, kasi habang nabubuhay tayo, may pag-asa. So, thank you so much for watching, guys. And I hope na mag-aabang pa rin kayo sa susunod na mga vlogs. And kung may suggestion kayo na pwedeng i-vlog, just PM me or comment down below and just comment down below and write your name at the last part and I will acknowledge you as the one who requested that vlogs. Pero hindi naman lahat ng request pwede kong gawin, no? Kasi case to case tayo. Magbablog ako but with limitations and of course kasi para iwas issue din. So, ayun. Thank you so much. I really appreciate na nakikinig. Sana hindi sayang yung oras mo sa pakikinig ngayon. Salamat sa support and love and I do hope na hindi ka lang ngayon manonood ng aking videos but for the next, aabangan nyo. So, please don't forget to subscribe, like, share, and comment down below. This is Eden Bin again and thank you so much for the beautiful and handsome viewers. Bye!